Hello mga ka-paradise, welcome back to my another video tutorial. Meron akong another video tutorial logo design using by Pixie Lab. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong nasa likod ko ng background, letter B. So ituturo ko sa inyo yan, pero bago natin umpisahan yung tutorial na sinasabi ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, like at share this video para marami tayo mabahagian sa konting kalaman natin sa apps na to. Para lagi kang manonotify sa bawat upload ko ng mga video tutorial, click na notification bell para lagi ka updated sa bawat upload ko. Pero disclaimer mga ka-paradise, hindi ako professional dito na editor. Itong ituturo ko sa inyo is based lang po sa kakayanan ko kung paano ko ginamit itong apps na to. So bago natin umpisahan yung tutorial na sinasabi ko, mag-i-intro tayo and we proceed to our tutorial. Welcome back to my another video tutorial. Itong tutorial na ito, isa na namang logo design using by Pixie Lab ang ituturo ko sa inyo. So ngayon, umpisahan natin. I-click nyo itong image, YouTube thumbnail. Punta kayo sa YouTube thumbnail. Okay, tapos ito, i-delete natin itong new text. Yan. Tapos i-on natin ito. Tapos kuha tayo nito. Itong square na yan, papalitan natin yan. Ito yung gagamitin natin. Check. Pag-copy natin. Tapos ito, papalitan natin yan ng kulay black. On nyo yan. Ito. Check. Tapos ito, papasok natin siya sa loob. Ganyan. So ganyan siya. Pagsasamahin natin. So, okay na. So, ngayon, i-delete natin yung kulay white sa gitna. Ito yung gagamitin na eraser. Erase color. I-on nyo yan. Ayan. Check. So, ika-copy natin. Pero bago na yan ika-copy, paliitan muna natin. Tingnan natin siya. Tapos, ka-copy natin. Copy. So, ayan. So, ito na. I-rotate nyo siyang ganyan. Kasi, i-perform na natin siya ng letter B. So, i-akit nyo siya ng ganyan. Tapos ito, kunin nyo ito, rotate nyo din. Ganun siya. Ilagay nyo siya dito. Tapos dito natin siya ilagay. Ipagay natin siya. Laga natin konti. So ganyan siya mga ka-paradise. So papalitan natin siya ng kulay. Yung kulay na gagamitin natin, depende na sa inyo kung ano, pero kayo naman yung bahalang mag ano ng mga kulay na gusto nyong kulay. Itong sa akin, ito lang. Guide lang to. Yan yung sa akin. Check. Tapos itong sa taas, papalitan din natin ng kulay. Hanap tayo dito. Itong blue. So, okay. Check natin yan. So, ngayon itong sa baba, ika-copy natin yan. Copy. Okay. Tapos, yung tatlo, walain muna natin yan sa screen natin. Sa pagwala niyan, i-click nyo lang ito. Ito. Yan. Okay, balik tayo sa umpisa. Nakukuha tayo nito kasi para sa pangdugtong natin noon sa pag-cut natin yung mamaya. Pagpakita ko naman sa inyo. So, ito. Kuha ulit tayo nito. Check. Kakopy natin. Tapos ito, palitan din natin ng kulay black. Okay, check. Tapos ito, ilagay natin siya sa gitna. Okay na kahit hindi siya maganda talagang gitna ng gitna, kasi yung kalahati lang yung kukunin natin para pang paano, pang erase. So ngayon, pagsasamahin natin yan. Click nyo yan. Okay, check. So ngayon, i-delete na naman natin yan. Ito na naman yung gamitin natin, yung erase color. I-on nyo. So, ayan na.
So dito na tayo mag-erase na naman sa pangalawa. Pero yung gagamitin natin, hindi na tong erase color, ito ng eraser. So ipu-pull nyo siyang ganyan. Tapos i-erase nitong kalahati nito. Erase nyo siyang ganyan. So okay, ganyan. Check. So papalitan natin ang kulay yan. Kulay white yung gagamitin natin yan. Check. Tapos ika-copy din natin yan. So ilagay muna natin siya sa gilid kasi mamaya natin siya gagamitin. I-on na natin ito. Ito. Tsaka yan. So ngayon, ito na ang gagamitin na natin ito. I-rotate nyo siyang paganyan. Ilagay nyo dito. Ganyan. Tapos ito din. Rotate nyo din. Ilagay nyo din siya dito. Pero ano siya? Maaabot siya sa kulay blue. Masali yung blue na pantilid. So, anuhin muna natin ito. Ganyan. Diyan. Kasi masasali siya. Kaya siguraduhin lang natin na hindi siya ano. O ganyan. So ngayon, pagsasamahin natin. I-sure nyo lang na itong ito. So hindi. So ito yung red. Ayan. Pagsasamahin natin. Balik natin yung nala yung red. Balik natin. Pagsasamahin natin sila. Pero yung red, tsaka yan, magkasama. So, okay. So, ngayon, i-delete na naman. Ito na namang erase color yung gagamitin natin. So, ayan. So, sa pangalawa na naman, eraser na naman yung gamitin natin. Kasi itong red na to, yung kalahati ito, yun ang buburahin natin. Check. So, ayan na siya. So, ilalock natin muna yan. Ilalock natin ito. Tapos, palabasin natin ito. So, ayan na. Ito na naman yung i-erase natin. Erase natin yan. Pupul mo siyang ganyan. Erase nito. Ayan, check. So, yan na. So, idugtong natin yan siya dito. Dugtong natin. Ayan. Dugtong natin. Pero, iakyat muna natin ito siya sa taas. Ganyan siya. Hindi ganito yung style na gusto ko. Gusto ko itong ito siya. Ayan. Hindi ganyan yung labas niya. So, ganyan siya mga ka-paradise. Idugtong na natin ito. Siguraduhin lang natin na hindi siya makikita na hindi siya halata na may nakadugtong sa kanya. Klaro pa siya. So, ibalik natin siya dito. Tapos, i-ganin niyo. Kasi, medyo nasobrahan natin ng pag-delete. Okay, hirap tayo. Ganun. Okay, check. So, take yung ganyan.
Ayan, diba? Ayan, madali na siya. Tingnan natin. Okay, hindi na siya halata. So, ngayon, pagsasamahin natin yan, ito, tsaka ito, pagsasamahin natin. So, okay na ako dyan. Tingnan nyo lang kung talagang okay na kayo sa position niya. Move lang natin siya dito konti. Okay? So, pagsasamahin natin silang dalawa. Okay. So, ayan. Magkasama na sila. So, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Lalagyan natin siya dito. Magte-text tayo ng logo design. Lagay natin sa baba. Logo design. Done. Okay. Tapos size niya. Ganun natin. Lagay natin dito sa baba. Akit natin ito konti. Tapos papalitan natin siya ng prompt. Yung prompt na gagamitin yan ay itong Virgo. Ito. Okay. Ganyan natin siya dyan. Tapos yung kulay niyan, papalitan natin ng kulay black. Yan. Check. Tapos lagyan natin siya nito ng kulay white. Medyo ganun natin siya. Okay, check. Tapos lagyan natin siya ng shadow. I-on natin. Ganun natin. Pwede siya pull. Okay. Ganyan. So, ito na naman yung lalagyan natin. Liitan natin konti. Ganyan natin. Tapos ito yung lalagyan na naman natin ng shadow. I-on nyo yan. Dito tayo sa shadow. I-on nyo yung shadow. Tapos dito. Pwede naman ganyan, pero pangit siya. So, make sure lang na yung maganda naman siyang tingnan. Ganyan. Nakaganyan siya. Kung satisfy na kayo dyan, so okay na yan. I-check nyo yan. Ayan. Tapos, pagsasamahin natin silang dalawa. Pagsasamahin natin. Ayan. So, ngayon, papalitan natin yung background niyang mga ka-paradise. Sa background naman, i-click nyo ito. Meron akong download nito na pwede nyo siyang gawing background. Ito mga download ko to sa Pinterest. Marami kayo doon pagpipilian. Ito yung gusto ko. Check. So, ayan. Lagay natin siya dito. Dito sa gitna. Ganyan. Okay, at dito nagtatapos ang logo design natin na letter B. Sana nakuha at nagustuhan nyo itong simpleng tutorial na ito. Madali lang ito mga ka-paradise. So ngayon, isi-save natin yan. Alam kong marunong na kayong magsi-save. Pero hindi ko talaga siya na totally ibuo-buo na pag-save kasi merong patalastas. Masyadong mahaba na yung video natin. Sana nagustuhan at nakuha nyo itong simpleng tutorial na ito. So, ngayon dito, click nyo to, tapos ayan, save image. Pag i-click nyo itong save image, itong save to gallery. Pag i-click nyo yung save to gallery, punta na yan automatic sa gallery nyo. So, once again, this is Floor Paradise. See you on my next tutorial.